What's up, guys? This is Gabby and I am Armin's guest for today. So today, i-review namin yung Followed by Kerosene. And if you still don't know about this brand, I'll let Armin explain later. But first, story time, okay? So I don't drink coffee, and pero sobrang love ko yung coffee scent. So ngayon, ang magagawa ko na lang is magpabango ng may kape or kumain ng coffee-flavored ice cream. So, anyway, sobrang love ko rin ng gourmands. That's why naintriga ako dito sa Followed by Kerosene. So, in-order ko agad. Although, ito kay Armin to. Meron lang ako nung maliit na vial. And when I got it, di ko pa nabubuksan yung plastic. Sobrang lakas na ng amoy. As in, kahit hindi mo patanggalin yung cap, amoy na siya, okay? So, the projection is nuclear, okay? The sillage is nuclear, although, tinry ko pa lang siya dito sa wrist ko. Kasi, parang feeling ko, hindi ko lang sure kung mapu-pull off ka talaga tong scent na to because sobrang lakas niya. But, super lakas lang niya sa opening. It's like, burnt coffee. I get burnt coffee in the opening. Tapos medyo, to my nose ah, medyo linear siya sa umpisa until nagta-transform siya into parang amoy pancake na may maple syrup. Parang ganun. So, the scent is really yummy, okay? But, I don't know, I haven't worn it yung full wear talaga. Pero, I guess I'll try. Baka half spritz lang kasi ganun siya kalakas, guys. It can fill a room with the scent. So, yun muna. Back to you, Armin. What is up, Fragrance Family? This is your boy, Armin. And for today's guest is Gabby. Okay, so I'm your host for today. Welcome back to my channel, which is Amoy Piranyan. For today's episode, i-review namin sa inyo itong Followed from the brand of Kerosene. So itong Kerosene, this is an indie brand from US and the perfumer behind itong scent na to is John Pegg. So he's very artistry pagdating sa mga creations niya. Although wala din masyadong kumapansin sa kanya. Siyempre pagdating sa indie, siyempre it's a small batches sa mga kine-create nila and hindi ganun katulad ng mga niche brands out there. I'll give you an example like Parfums de Marly, Amouage, ano pa ba? Mga iba-iba pa pang brand na Calvin Klein, Bulgari, malakihan yung ginagawa nila. On this one, this is a small batch. So itong Follow, this is a flanker of Follow na unang release ni John Pegg from the brand of Kerosene. So this is, ang take ko dito, ang mga notes na nakukuha ko dito, based on my experience, I do get the coffee, I do get the maple syrup which is not listed in their website. I do get some cocoa, which is dominant din yung cocoa nito dito. May pagkakakao siya. And I do get also a vanilla. And also may nade-detect din ako. Imagine mo yung pag nalalagay ka ng kape, when you're brewing the coffee, you will get that metallic dun sa gilid niya. May pagka-metallic notes akong nakukuha dito, which is not also listed. Maybe that's a creating accord inside of this Follow sa itong scent na to. Very artistic. It's like sobrang artistic niya, talagang the name, it shows na it's Followed. So mapapa talagang ifa-follow ka talaga ng mga tao dito pag sinuot mo tong scent na to. And for the projection, longevity and the sillage, this is a massive projection. Longevity, it's through the roof, 2 to 3 days nandoon. And for the sillage, yung sinabi ni Gabby kanina, I do get that experience as well. It's heavy sillage. Sobrang heavy ng sillage nito. It can easy fill a room. Kahit gaano kalaki pa na yung room, if you fill up na talaga yung room. What's up, guys? We are back again here. I am for today's episode. I'm your host, and this is my co-host. Please welcome Miss Gabby. Hey, hi. Thank you for having me. Well, you're welcome. Talk show. Game. Ano na nga? Okay, so for today's episode, nakita nyo kanina, we talk about Followed, and we're going to talk about our experience sa Followed from the brand of
Kerosene. Yes. Okay? So the spotlight for today's episode is Kerosene. It's an independent brand from US. Okay, so anong, what do you think? Do you think pwede ba siya, good for date scent ba siya, Gabby? Personally, ako hindi ko siya, feeling ko ako hindi ko siya madadala. Okay. As a date scent. Feeling ko, though, mas, kasi mas masculine leaning siya to my nose, so feeling ko mas bagay siya sa lalaki. Okay. Also, of course, I'm not saying di kayang dalhin ng babae to, but depende sa babae. Kung feeling ko depende sa personality, di ba? Ako kasi girly girl ako, so yeah. I love gourmands, I love this, but you know, I'd prefer to smell this on a guy. On a guy? Yes. Okay. Ikaw, what do you think? For me, I prefer this on a guy din. Siyempre, paglalaki talaga magsuot. Kasi it's very masculine-leaning. Yeah. Not only masculine-leaning. If babae man magsuot nito, I think the amount of sprays na dapat i-apply nyo dito, either guy or babae, I think 2 sprays lang, you're good to go. Then, ikalat mo na lang siya. 2 sprays, ang dami nga. Parang ang dami nga nun eh. I think it's a lot na din, 2 sprays. But, oh, depende sa kanila. Depende, depende naman talaga. I think, yeah. 1 spray pwede rin. Then, dab-dab nyo na lang sa skin nyo. Then, if you're going on a date, I think the best way to apply this one is 2 hours before or 1.5 hour or 1 hour before you go on a date. Okay? I don't suggest this one on a bakbakan thing. Okay? Kasi baka pwede ma-overpowered yung kape. Oo nga eh. Parang sampal sa yung kape, sampal sa mukha. Yun. Eh. Oh, hindi nyo ma-feel talaga. Di ba? So, ganun yung feel nito, followed. For me, Gabby, ang malala talaga to. Malala, malala talaga, talaga yan. As in, ito yung passing scent na, imagine mo, hinawakan na natin to ngayon, diba? Amoy na. 1 to 2 to 3 days, nandun pa din sa kamay mo. Mas hirap tanggal. Maghugas ka ng plato, or maghugas ka ng mga other things, or maglaba ka, maligo ka. Kala mo wala na, makikita mo, na-contaminate na pala sa skin mo. Tama. Yung followed. I don't know kung anong molecular notes na ginamit siya dito. But matindi. Matindi. I am sure he used a lot of this na para mag-push through the boundaries ng percentage ng scent na talagang the name itself says followed. Oo. Pero diba? Feeling ko ito magkakaroon siya ng parang mixed reviews din eh. It's okay. Either you love it or hate it. Feeling ko dahil ganun siya kalakas and pwede talaga siya ni. Kasi yung topic, pag-uusapan talaga. Yeah. Yung ganyang, ano. Set. Maganda yung kinirate niya talaga. Mm-mm. Pero fair. if you don't love mga overpowering scent, so we warn you, be careful. Pag bibili kayo nito, I think, I suggest John Peg, although I think, for those people out there, na nagko-complain sila na this has been reformulated, once they apply on their skin, kala nila, wala na. Nose blind lang. You're wrong. They are wrong. Nose blind. Correct. Kasi, the amount of molecular notes na ginamit niya dito, minsan nagdi-disappear na sa skin mo eh. Konti na lang maaamoy mo sa skin mo. But, it plays hide and seek with you. People surrounding you will smell you pa din. Parang sa Baccarat Rouge. Yeah, di ba? Grabe yun eh. Pero for me, I think, try niyo muna sample nito. Yes. Try before you buy. Yes. And, I think decant pwede na, no? What do you think? O full bottle sila? Depende sa'yo. Pero like, itong Tenamel to, diba? Oo, Tenamel. Okay na to. Feeling ko ah. Ilang years sa tingin mo magagamit? This will last you, what? Siguro 5 years. Oh, 5 years. Okay. Hindi, pero siguro after 5 years, sobrang lakas to. Feeling ko ah. Bababa na yung percentage ng alcohol niya. Since ito, yes. Lalong tatapang siya. Yes. Lalong paglalaban malapot. Paglalaban ka niyan. Kasi ang tapang talaga. Pero if you don't like overpowering scents like coffee-based scent, go for the first release, which is follow. Yun, kaya mong suotin yun. Pero ayun pa naamoy yung follow. Ayun pa naamoy yun. Kasi yun more on parang coffee talaga eh. Konting-konti na yung sweetness niya. Dito, nilagay niya ng tamis. May maple syrup pa. Which is not listed. Thingy, yes. Yeah. Another experience ko, since nakocontaminate siya sa skin mo, makocontaminate din yung mga ibang damit. Yes. It so, will last more than month. Nandun pa din sa damit ko. Nandun pa din. Nilabalabal ako pa na din. Nandun pa din. Grabe. Saan mo pala nakuha to?
kay Miguel Trinidad. A big shout out kay Miguel Trinidad. Yeah. Budulism. Yeah. So yun lang masasabi namin. Nothing else to say? Ms. Wala Gabby? Na, okay na. Pero we recommend you to try. You have to smell this, guys. Yun lang talaga, diba? Yeah. Yeah. And try nyo din yung mga ibang creations ni John Pegg from the brand of Kerosene. I don't know kung may mga nagsusupply dito, pero if you want to give it a try, they do ship international, si John Pegg from the brand of Kerosene. And if ayon tinatamad kayo, pumunta sa website niya sa Instagram, try nyo na lang i-message si Miguel Trinidad, siya na ang didiskarte para sa inyo. Okay? Diba? Yes, Miguel, hello. Thank you so much for baka having naman, me here. Baka naman, Miguel. Baka naman, Miguel. Thank you, Armin. Yeah, you're welcome. And if gusto nyo makita ulit si Gabby sa channel ko, comment down below. And comment down below if you have experienced this scent or mga ibang scents na creation ni John Peck from the brand of Kerosene. Alrighty. So yeah, till next time, Fragrance Family. And huwag nyong kalimutan magsuot lagi ng pabango para magbigay ng first impression sa mga paligid niyong tao. Perfectly said. Diba? Yes. Till next time, Fragrance Family. Mwah. Love y'all.